in our Bibles are Ephesians 5:16. Ephesians 5:16, ang paklasik ng verse ko. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. So pag-uusapan natin ngayong napa ito, about time, oras. Ang time sa mundo ito, napakalaga, napaka-precious. Bakit? Kasi hindi natin kaya ibalik ang oras, hindi natin kaya bilhin o ibalik ang oras. Kaya ganun na lang ma-precious ang time sa mundo ito. Lalong-lalo na sa mga work, mag-aaral o may business, napakalaga ng oras. Ngayon, ang oras ay laging nandyan. At araw-araw, ang oras natin ay naubos. So, sa ating mga kabataan Kristiyano, sabay natin ginagamit ang ating mga oras. So, lahat dito, guilty. Una-una, sports. Ano, kahit anong sports pa yan, at pinapanood nyo, ginagawa nyo, kumakain dito ng oras. Tama? Sports. And at the same time, entertainment. Madami entertainment ngayon. Lahat, guilty ulit. Sa mobile games pa lang. Ako rin, tinawa na ako doon. Sa sarili kong Facebook, tinawa na ako. And then, Netflix, diba? Average time ng movie, gano'ng katagal? 1.5 So, kumakain din ng oras, entertainment. And, academics. Ayan. Madaming, di na masama mag-aaral, sinasabi nga ng pastor natin, walang masama mag-aaral. Pero, kung itong pag-aaral ito ay kumakain na ng oras at kinakain na rin ang time natin sa ministry, dahil na, sabihin natin, Ding, Sir Ding, may research kasi ako eh. May research ako sa ano about cannabis, like Mary Jane. Gagano'n ako. Wow, magic, gagano'n. Ayan, nakakatawa pero realidad ng buhay. Itong mga bagay na ito ay kumakain ng time. At minsan, itong maliliit na bagay na ito, kumakain ng time, lalo-lalo na sa ministry natin sa church. Pero, itong Book of Ephesians, sinulat doon ni Paul habang siya'y nakakulong. Tama? Yet, nakamuha pa rin siya ng oras para sulat ito at isa na ito. Kasi ganun na lang niya pinaparalonitize ang Panginoon sa kanyang buhay. Ngayon ang title ng aking message sa hapon nito ay Prioritizing God in Our Life. So, as a young people, paano ba natin pinaparalonitize ang Panginoon sa atin? Point number one, isa din po akong three-pointer teacher, katulad ng ating brother Rap kanina. Point number one, by spending our time looking for God's purpose in our life. So, ang babasahin sa buong chapter, may binanggit lang, be wise and understand what is the will of the Lord in our life. Kung ang days ni Paul noon ay napakaibig, how much more pa sa atin? That's why itong chapter na to, sinabi dyan, kung babasahin yung, we should not be partakers and be but be as a children of light in this world. Isa tong wake up call para sa bawat isa na maging different dito sa mundo nito. At hindi yung purpose natin ay hindi makasalamuha o hindi makitulad sa kanila. Kundi ang purpose natin ay maging holy and acceptable. And of course, glorify God, which is the most important. And speaking of glorifying God, punta tayo sa point number two, by spending our time loving the Lord's ministry. By spending our time loving the Lord's ministry, ang pagbibigay buhay natin sa ministry para sa Panginoon, ay papakita natin dito na pinaparalamitay sa atin ng Panginoon sa atin. Sabi dito, kung babasahin sa mga early verse, sabi nito, be followers of God, because Christ loved us and sacrificed himself. Ganun na lang tayo pinaprioritize sa Panginoon sa kanyang buhay. So bakit hindi natin siya i-prioritize sa pamamagitan ng ministry? Madaming ministry sa church, kaya huwag natin sasabihin na wala akong gift, wala akong patutunguhan dyan sa ministry. Gusto ko lang, ministry ko lang, maging audience. Ha? Madaming maging ministry. Kung nag-gift ka sa pagtenta, pwede kang pumasok sa choir ministry. Kung magaling ka magsalita, pwede ka sa soul winning. Alam mo, wala yan sa gift. Minsan, nasa puso yan. Gustoan yan, sabi nga ng ating Digo. Gustoan yan. At
tandaan nyo, ang buhay ng people, lagi sinasabi sa atin paulit-ulit ng ating pastor, ang buhay ng people, nandiyan lahat ng energy, katulad ko. Yes! Nandiyan lahat ng energy, nasa young people. So, bakit? Kaya, ganun na lang dapat natin bigay ang buhay natin sa ministry. Ano na? Madaming ministers sa church. Katulad na si Brother Tantan, magaling siya sa mga drawing. Pwede magamit yan sa pag-design ng tarpaulin or whatsoever. And si Josh, magaling sa mga instruments. So, magagamit yan sa ministry. So, yun na ang point number two. And for the last point, sinagustan ng bawat isa. Last point number three, we're spending our time living a Christ-like life. Amen. We're looking for God's purpose in our life, loving the Lord's ministry, and our last point is living a Christ-like life. So dito alam ni Paul, na habang tumatagal ang mundo, lagi, ito ay pasama ng pasama. Kaya sinabi niya na, redeeming the time because the days are evil. So, parang itong warning sa baksa na pwede natin i-apply sa ating buhay. Sabi, be not partakers of them, flee from uncleanness, covetousness, filthiness, foolish talking, but be filled with Holy Spirit. Ang oras natin ay unti-unting na ubos ang mundo nito. So, bakit di natin ibigay sa Panginoon ang ating buhay? Lala na ang mga young people. Pwede tayong mamuhay as young people with a Christ-like manner, by giving thanks unto God, submitting unto God, and glorifying always sa ating buhay. So, paano ba natin spend ang ating buhay sa Panginoon? Ito ay challenge sa bawat isa, at sa akin rin, bilang young people, bilang youth. And we should spend our time wisely and put God in our hearts. Thank you very much. Amen.